Nabuhayan naman ang boxing fans nila ni Naoya Inoue at ni John Riel Casimero. Dahil sino nga ba ang mag-aakalang ipinahayag ito mismo ng presidente ng Manny Pacquiao Promotions na si Sean Gibbons na ang dalawang matagal na na naghahamunan at gustong mag-uupakan na sa ibabaw ng ring para patunayan nila kung sino nga ba ang hari sa bantamweight division ay sa wakas may sasakatuparan na rin. Mga kakwento, ibinunyag na isa sa mga barikang professional boxing analyst sa ating bansa na si Quinito Henson. Nagmula daw mismo sa bibig ni Sean Gibbons ang mga impormasyon na si Casimero at si Inoue ay pinaplansa na nila ngayon ng Japanese boxing promoter na si Akihiko Honda. Pero mga kakwento, may pero dyan dahil mangyari lamang ito kung sakaling ang dalawang kampiyon ay magtagumpay sila sa pagdepensa sa kanilang mga belts sa kanilang paparating na laban ngayong buwan ng Disyembre. Dapat talagang magtagumpay si Casimero kontra sa boksingerong Brito na si Paul Butler at si Naoya Inoue naman kontra sa boksingerong Thai na si Aaron Depayne. Mga kakwento, sinabi ito mismo ni Sean Gibbons sa panahong nakapanayam niya ang isa sa mga batikang mga professional boxing analyst na si Quinito Henson. Pero bago pa man ito mangyari ay dadaan muna si Casimero sa mga maraming pagsubok para makaharap niya si Naoya Inoue. Dahil unang mga kakwento ay dapat daw talaga na makuha ni Casimero ang tamang timbang sa laban nila ni Paul Butler. Pagkatapos dapat na maipanalo niya ang labang ito. Dahil kung magtagumpay si Casimero dito, ikakasa na nila ang Casimero versus Inoue sa darating na Abril sa susunod na taon at gaganapin ito mismo sa bansang pinagmulan at salvage ground ni Naoya Inoue sa bansang Japan. Mga kakwento, ito po ang video clip at courtesy po yan kay JMC Asat YouTube channel. Sean Gibbons confirmed and he is in talks with the Japanese promoter Akihiko Honda that if Casimero beats the scales and beats Paul Butler, and this is guaranteed, if Casimero makes the weight in his fight against Paul Butler, he beats Paul Butler, hands down. And if that happens, Sean Gibbons says, April is his fight against Inoue, and that will be in Japan. Pinagdiinan talaga nila ng pansin na dapat talagang makuha ni Casimero ang tamang timbang. Dahil noon pa man ay issue na ni Casimero noon na nagkaroon siya ng problema para kukunin ang catchweight limit. Dahil kung sakaling hindi makuha ni Casimero ang tamang timbang sa laban nila ni Paul Butler, sigurado na yan na babawian siya ng belt manalo man o matalo. Ibig sabihin na maaari pang mawala ang pagkakataon na maglaban sila ni Casimero at ni Inoue. At sa ngayon, hindi pa siguradong si Memo Heredia ang kukunin ni Casimero sa kanyang kampo. At alam naman natin na si Memo ay napakagaling sa pagpapababa ng timbang ni Casimero. Kaya dapat lang talaga na sisiguraduhin ngayon ni Casimero na makukuha niya ang tamang timbang. Dahil ito ang parang maging isang plane ticket niya papuntang Japan. Sa kabilang banda naman mga kakwento, ang mandatory challenger ni champ Quinito Donaire na si Raymart Gaballo ay may mensahe naman kay Donaire at sinabi niya na ang the best opponent daw ay yung idol mo. Mga kakwento, narito po ang video clip. Quinito Donaire, idols, yan, biggest man win. Ayun, pinagandaan talaga namin yung mga ni Raymart. Malaki respeto niya sa iyo pero sa laban daw ayun, ayan, yan pa rin. Idol ka pa rin niya. Yan. The best opponent is yung idol mo. Ano masabi mo kay Donaire Gol? Kay idol natin. Sa laban nyo. Anong masasabi na? Sa parte nyong laban. Excited talaga, dalaman talaga, masaya. Like, kahit madaming mga tao dyan, mga ewan ko sa inyo. Long as out. Ginagawa lang namin yung trabaho namin. Tama. Let's do it. Mga kakwento, ngayong darating na buwan ng Disyembre ay nag-aapoy po ang bantamweight division dahil lalaban po ang Big 3 sa bantamweight na Naoya Inoue vs. Aaron Depayne, Quinito Donaire vs. Raymart Gaballo at John Riel Casimero kontra Paul Butler. Mga kakwento, mapapanatili kaya ng tatlong kampiyon ang kanilang mga hinahawakang mga belts o di kaya maaagaw ito ng isang challenger. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po mga kwento sa inyong panonood.
Mga kakwento, baka naman na hindi mo pa nagawa ito. Please subscribe to Kwentong Ipanakwento. Like, share, and subscribe. Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. At paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli. At dito lang yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.